Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Pangasinan kasama ng ilang barangay sa lungsod ng Dagupan. Sa Barangay Malwed, isa-isang inililikas ng mga otoridad ang mga residente. Makibalita tayo live kay Joanne Ponsoy ng GMA Dagupan. Joanne? Mark, nagsagawa nga ng preemptive evacuation sa mga residente na apektado ng baha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sinusundo ng mga kawani ng City Disaster Risk Reduction Management Office ang mga residente ng Barangay Maluwad na apektado ng baha. Patuloy raw kasing tumataas ang baha roon dahil sa walang tigil na pag-ulan. Dahil sa lalim ng baha, ang ginagamit ngayon na pang-rescue itong truck ng CDRRMO. Umiikot ngayon ang mga Barangay Disaster Risk Reduction Management Council para i-rescue ang mga residente. Karamihan din sa mga na-rescue, mga bata at meron ding ilan na mga sanggol. Kasama sa mga niligtas na residente ang halos 4 na banggulang na si Baby Shirley. Pasado alas 12 ng tanghali rin kanina nang ma-rescue ang mga kaanak ni Marita kasama ang anak at ilang apo. Hintay lang namin, madam, si ano, si Kapitana. Wala rin kayong sakyan po? Wala po. Sa ano, so, sa tuhod. Pansamantalang nananatili sa Barangay Hall ang mga inilikas. Nasa 29 na pamilya o 72 individual ang na-rescue. Mga 80% or 80% ang lubog sa baha. Yung ibang part, lampas tao, tapos yung iba hanggang dibdib. Katuwang ng barangay at CDRRMO ang CSWD sa pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan ng mga evacuees. Samantala, Nasyao, 11 barangay ang nakakaranas ng pagbaha. Sa ngayon nga ay 30 mag-anak ang dinala na sa evacuation center. Dahil rin sa patuloy na pag-ulan, mapaw na sinukalan. Ayon na rin sa LGU, kapag hinapok ng mga residente sa preemptive evacuation, ay magpapatupad na sila ng forced evacuation. Yan muna ang latest mula dito sa Pangasinan. Balik sa'yo, Maki. Maraming salamat, Joanne Ponsoy ng GMA Dagupan.